Yan po, tayo ay papunta na po sa kanyang maliit na bahay. At yan po, nakikita natin yung mga gawa ng Walis Ting Ting. At tayo po ay tumuloy. Ito po. Marina aga po. Marina aga. Hello, pwede pong tayo po ay magtatanong lamang ng paraan kung paano ginagawa itong Walis Ting Ting. Walis Tambo. At Walis Tambo. Nga pala, Walis Tambo. Nasanay po ko sa Ting Ting. Yung sinabi ko kanina. Anyway, sige po, umpisa natin. Ito po si Aaron. Ito po ang kanyang magulang ay aking mga kapats nung araw. Si Bagan. At yung kanyang isang tiyahin na naging muse namin sa basketball ay si Nancy ay wala na rin po. So, ito po. Alapin po natin. Aaron, po. Kumusta po? Okay lang po. Ayan. Paano ba ang pag-umbisa ng paggawa ng... Yung ganitong process, although na tali ko na siya, so ito po, so unang tali, tapos pangalawa. So ang mangyayari po, dahil tapos na po siyang tali, tatabasan ko na po siya para may prepare po doon sa tinatawag natin kung sa PT o para gumanda yung maging ganito na po yung itsura. Ayun, yan na po pala ito. Ang unang-unang so, papakita kung paano siya ayan, putulin. Po. Dito po ay bali mano-mano po ang gawaan. Hindi po ito pabrika na puro makina ang gumagawa, kundi mano-mano po. Kaya po na nakikita nyo, kanyang pinuputol sa magitan ng kutsilyo. So, kailangan lamang po na talagang napakatalas ng inyong kutsilyo. Pero po at the same time, dapat ingat. Baka lumusot yung kutsilyo, eh mahiwan yung hita. Ayan na po. So, ganito na po siya. So, yeah, medyo makinis na po siya tingnan. Lalagyan natin siya ng guma. Ayun. Tapos, yung tinatawag na sa PT, although pampaganda doon sa Walis Tambo. Ayun, bali parang pinakaano siya. Pinaka frame para matakpan po yung pinakapuno ng Walis Tambo. Pinakapuno ng Walis Tambo. Ayan. Po, balikan po natin yan habang ginagawa. Puntahan po natin ang kanyang siya po ang may bahay. Ano? Kayo po ay ang misis ni Aaron. Opo. Ayun po ay magandang umaga po. Ayan po. Si ano po ang pangalan? Pwede na po. Marilo po. Marilo. Palaypayo ni Tuliano. Ni Tuliano. Pamilya pa. Tama. Asawa pala ni Aaron. Ni Tuliano ang apelido. Okay po. So, ayan na po. Kanina po nakita natin na pinuputol pa lang yung dulo para mano. Ngayon po ito parang second stage na ito. Kanya na pong nilalagyan ng lock. Para bang lock po para hindi siya mahuhugot habang inabalis niyo po. Ayan po, nakikita niyo po. Pang last na po ito, pang rainbow. Parang, yan. Rainbow. At the same time po, parang decoration na rin po. Pero ang purpose talaga niyan, para tumibay, yung mga mismong tambo na hindi siya basta-basta mahugot o malaglag habang siya po ay inabalis. Ayan, nakita po niyo, gumaganda na po. So, yan po ang halos finished product ng isang Walis Tambo. Balikan po natin yung process ng unang stage si kay Aaron. Oh, yan po, nilalagyan na po ng ano pong saan gawa po yung kawayan? Yung pinakapuno siya ng Walis Tambo at pinutol sa ayun, itong pala, yung pala akala ko maliliit na kawayan. Tapos, so, pagkabiyak po putulin na siyang magiging siya ng balot. Parte po yan ng halamang sugbo. So, yan pa rin po. By the way po, ang halaman na pinagkukunan ng Walis Tambo ay kung tawagin dito ay sugbo. Sugbo. Yan po. Nakikita po natin na process ng pagkawa. Tiger grass po yan. Tiger grass sa English. Okay po. So, balikan po natin yan pag na inagay na lahat, naputol uli para makita natin ang stage by stage ang paggawa. Ayan, nakita po natin na medyo naisuksok na po lahat o naiset up na lahat yung pinaka cover ng pinaka base ng Walis Tambo. At yun.
Ayun, itatali muli ng alambre. Puro po manual yan, talagang, pero po napakatibay niyan. So kailangan din po may kunting lakas. Kaya nakita po naman natin ang katawan ni Aaron. Talagang yung kanyang bicep, medyo very well built si Aaron. So, yun. Yun po, habang tinatali niya po, yung isang dulo ng alambre, yun po, nakatali doon sa puno. Puno ng bayabas. Double purpose din po yung bayabas, pinagtatalian ng alambre, pero at the same time po, pag yan ay namunga, eh napakasarap din prutas yan. Sa ngayon po may mga bunga sila, pero hindi pa hinog. So, ayan na po, nilagay na po doon sa kanilang display. Ito po, nakita natin. So, sila ate po, sila po yung sobrang na nagaantay para makuha itong ginagawa namin. Ah, okay. So, yan pala po ay mayroong kukuha at para naman sila ang magbenta. So, pero po, pagka may dumaan at magbumili, pwede rin. Pwede po. Pwede po. So, alamin. Kaya nga po, napansin na nagkabantay dahil maunahang panaw ng iba. Ayun. Alamin po natin kung, bali po, magkano naman ang, bali pala ang isang piraso. Sa isang piraso po nito, isang daan po. Ah, 100. Oh, napakamura po ha. Narinig po nyo, dito po sa mismong pinagagawan ay 100. Pero po, pagdating po sa Maynila, hindi ko po ganong alam ang retail price nito. Umabot na po yan ng 200 siguro. Pag maramihan naman po tulad nito, 10, binibigay ko po na 90 pesos yun. 90? So, makaka-discount sila ng isa, pero piraso, para doon sa 10. Ah, okay. So, yan po. So, ngayon po ay piyesta. So, napakarami pong mga dating taga rito na nandito pa ang kanilang mga pamilya o kaya mga bisita ay namimiyesta po. Kaya ganitong araw po is malakas ito. Marami po ang nag-uwi ng kasalubong o so kanilang mismong gagamitin para sa kanilang tahanan. Okay. So, yan po. Nakita po natin na meron na po silang siyam na walis tingting, walis tambo, I'm sorry, walis tambo. At kahapon halos 40 na kuha. Ayan po, napaka maganda po at saka antibay oh. Imaginin po ninyo, ayan po ay talagang handmade po yan, hindi so, factory. Okay po ito. O hindi makina. Ibigay ko na po doon sa nagtatahi at tapos na ito. Ah, iba naman magtatahi pala. O, ayun, kay Mrs. Ano nga po yung pang name? Malu. Si Malu. Ayan, si Malu. Ayan po. Dapat po talaga, dapat team ang mag-asawa. Ayan po ang isang napagandang isang huwaran na dapat nagtutulungan sa paghahanap buhay. Tapos ihimayin siya para maging walis tambo. Ayun. Ayun po yung hindi pa nalalagyan ng kahit na anong process direct from the plants. Pag kinuha po sa halaman, yan po muna ang makikita nyo. Ah, babawasan ba? Ay, hindi pala. Yan ang maposiso para mag-isang ganito lahat. Ayun, so tatanggalin pa pala dun. Ang, makikita ko kayo, maraming ganyan na tangkay. Ayun, so ito po yung pinaka... Ang tawag niya po, himay. So hinihimay nila, kukunin ang isa-isa ang bawat hibla. So yan po, nakita po natin kung paano po ginagawa ang isang walis tambo.
mula po nang kunin sila sa kanilang halaman hanggang sa makarating sa kanilang mga tahanan. At yun, ito po ang unang-unang ginagawa. Yan, bago sila gawa ng kahit anong utangkay, ihimayin muna, pipilian, at pagkatapos sa kanila sila ilalagay doon sa pinaka-handle. Yun lang na ako kasi sabi ko nga abang magka-uwi. Tapos ito, balik na naman trabaho. Oh, yan lang. So, yun po muna. Maraming salamat. Tukom na, ulitin natin. So, yun po ang whole process ng bali po backyard, kung tawagin. Ito po ay home industry lang at talagang manual ang ginagawa nila. So, muli po, maraming salamat sa iyo, Aaron. Thank you. Si Aaron at saka si Malu. Thank you po. Malu, sana po ay lalo pang lumago ang inyong hanap buhay. Yeah, okay.